Opo. Second question niya, for Secretary Vince, nagplan na ba ang government ng funds for 2022 for possible booster shots? Nakikita po ba natin na every Filipino will get booster shots in the next few years? Can I answer that, Vince? No? Actually, dun sa budget na diniscuss ko, hindi ko po sila na-highlight. No? But in the 2022 budget, we have a budget entry for booster shots for all Filipinos. Ang halaga po ng booster shot, napakaliit nga lang po, no? Hindi ko masyado mabasa. Ang halaga po ng booster shot, ayun, is 45 billion pesos. This is for procurement of COVID-19 vaccine booster shots. Kasama po yan sa proposed 2022 budget. Opo. Ang third question niya, Secretary Vince, may dadagdag po kayo, Secretary Vince? Wala po. Tama po si Spokes. No? Nag-allocate na po ng budget ng ating national government para dyan. Opo. Secretary Vince, question po sa inyo. With the U.S. approving boosters after 8 months of inoculation, makaka-apekto ba kaya ito sa delivery ng bakuna na gawa sa Amerika tulad ng Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson? Hindi po natin masasabi yan. No? At sana wag. Sana wag. Dahil nga sabi nga ng WHO, sana naman po para sa mga bansang mayayaman, isipin naman din po nila yung mga bansa tulad ng Pilipinas at ng iba pang mga bansa na kahit yung unang shot pa lang, wala pa. Sana po wag mangyari yun. Opo. Question from Samed Denilia for Secretary Roque or Secretary Dizon. According daw po sa vaccine expert panel, initial studies shows na six months lang daw po effectivity ng Sinovac vaccine. Ano na po ang gagawin ng government sa mga healthcare workers na nakakuha ng nasabing jobs last March pagdating po ng September? Will they be given booster shots or be just subjected to monitoring kung protective pa rin ba sila, kung protected pa rin po ba sila ng COVID-19 beyond 6 months? Well, una-una po, no? Wala pong issue na sa 2022 lahat tayo mabibigyan ng booster shot. Kasi nandiyan nga po yan sa budget. So wala na pong issue yan. Hindi na natin pag-uusapan. Now, nagsimula naman tayo ng bakunahan ng Abril. Pero yung March, no? So yung pinakamaunang nagbakunahan at country lang naman po yan, no? Ay nagkaroon po sila ng kanilang second shot ng Abril. So kung 6 months po yan, that will expire when? October, no? October or thereabouts, no? So titignan po natin, no? Dahil ito naman pong procurement natin, sisipa po yan for as early as January, but pwede naman nating bilhin na even if ang delivery, pwede natin bilhin na yan earlier if we need to. Dahil bagamat nasa national budget po yan, that's funded po from the multilateral lending agencies. No? So titignan po natin kung meron talagang science that will require it, gagawan po ng paraan. Pero ang sinasabi ko nga po, hindi na po debate sa Pilipinas yan dahil nagkaroon na po tayo ng budget for booster shots for 2022. Okay, thank you.